Oh. Asa yung mga kasama ko? Eto sila. 1, 2, 3, boom! Hi mga Nakshis! Kami ang AM Vlogs! At bago tayo magsisimula, eto ang intro. 1, 2, 3! So, for today's video, ang pag-uusapan at gagawin namin ay... issue showing the power of media and information to affect change. Ano pa hinihintay nyo? Tara na! And 1, 2, 3! So, for a topic for today, it is issue showing the power of media and information to affect change. Power of media and permission to affect change can be both a blessing and a curse. We all know we have benefited greatly from the expanding influence of media and information. It has enabled greater access to information, like we can freely or easily access what we want or gusto nating malaman. Facilitated communication across distance and given voice to previously marginalized groups. Like, we can share our opinions online. On the other hand, it can also reinforce existing power structures, spread misinformation like fake news, and be used to manipulate public opinion. Like, hindi lahat ng nakikita natin online is tama. It can be manipulated by someone na nagkakas ng fake news. As such, it is important to be critical consumers of media and actively seek out diverse perspectives to gain a more true understanding of the world around us. And here's Christine para sa karagdag information para sa topic natin for today. Sa kabila ng positibong epekto nito, marami rin itong mga negatibong epekto sa atin. Kaya tayong mga gumagamit ay alam natin kung paano gamitin ng tama at paano kontrolin ang ating sarili para hindi tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Cybercrime, cyberbullying, phishing scams, at iba pa. Media has been manipulated by people all around the world. Ngayon naman, ipapakita namin ang halimbawa ng positive and negative effects ng media. Para sa unang halimbawa, narito ang cyberbullying para sa negative effect at narito naman ang help o paghingi ng tulong para sa positive effect. Uy, pre, tignan mo si Migo. Ginunaw ko kanina. Oo nga, pre, ang pangit. Gawin kaya natin siya ng memes. O sige, try na natin po. Sige, pre. Pre, tignan mo. Okay na ba ito? Bigyan kaya natin ng caption, pre. Try kaya natin yung hinahanap ng katabi yung ballpen niya pero nasa iyo pala. Oo, pwede, pre. Yung bot na yung pre. Yung bot na yung pre. Pero, nasa iyo pala. Oo, oh, pre, boss mo, pre. Bot na yung pre. Pag nakita yan ni Nico, pre, talagang siya, pre. Yun, pre, na boss na, pre. Yes. Nice one. Uy, pre! Hindi ka ba na pa yung pause kay Elvis? Dahil, pre. Hindi nga. Lagi na lang akong binubuli. Nakakasawa na. Alam mo ba, simula grade 7, binubuli na nila ako hanggang ngayon. Minsan nga, gusto ko na lumaban. Pero ayoko makipag-away sa kanila, tinitiis ko na lang. Ay, sir, laban sir ang patulan. Ano nga ang ginagawa ko yan? Ikaw ay magiging mabuting tao at ayun, gagandaan niya mabuhay. Laro lang tayo. Tara! Pinapakita naman sa ikalawang halimbawa ang hacking para sa negative effect habang ang positibong epekto naman dito ay inform and updates. Hi, kapagod! Ano
Hala, ba't ayaw? Uy, pre, hindi ko mabuksan account ko sa Facebook. Nahack ata ako, baka may pakilala ka na makakatulong sa akin. Hello, pre. Alam ko na kung sino makakatulong sa'yo. Sino, pre? Tatawag na lang ako ulit pag nasabi ko na sa kanya yung problema mo. Hello? Ikaw ba si Mike? Opo, ako po si Mike. Nabalitaan ko yung nangyari sa account mo. Mukhang makakatulong yata ako sa'yo. Kita na lang tayo bukas, kina Nico. 9 o'clock. Opo, opo. Sige po. 9 o'clock. Okay po, sige, sige. Sorry na rin. Bakala yan. So, anong nangyari sa account mo? May nagsend ng link sa akin ngayon. Pinindot ko yun ngayon. Hindi na mabuksan yung account ko. Ano po pwedeng maaaring doon? So, bigay mo na lang sa akin yung email mo, tapos ako na yung bahala mag-aayos. Tatawagin na lang ka ulit pag okay na. Ganun na lang, susunod ko na lang basta-basta ang tipindot ng mga links na sinesend sa'yo. Kasi baka ma-hack nga yung account mo or ma-virus yung phone mo. Sige po. Sige, sige. Sa ikatlong halimbawa naman, pinapakita ang illegal content as a negative effect habang ang educate naman ay isa sa mga positibong epekto nito. Uyutin sa ano yan? Alam mo bang mali ang ginagawa mo? Lalo na't minority alert ka pa lang. Dito ka sa tibigang mag-usap tayo. Alam mo ba yung mga ginagawa mo na yan ay panandali ang kasiyahan lamang? Manood ka sa YouTube, maraming mga educational vlogs doon. Marami kang matututuhan. Lalo na si Binibining Melanie Ison. Marami kang matututuhan sa kanya. Oo kuya, sorry po talaga. Di na po maulit. Try ko pong panoorin si... yung sinabi niyo po na si Ma'am Melay. Sige, sige. Basta sa susunod po nang uulitin yun. Sorry po ulit, di na po maulit. Kaapat at pinakahuling halimbawa naman, narito ang health issues para sa negatibong epekto, habang ang positibong epekto naman ay ang awareness. Bless po pa. Saan ka na naman galing? Kumain po kami sa labas pa. Huwag ka na lang kain ng kain. Tingnan mo yung katawan mo. Ang taba-taba mo na. Di mo ba nakita sa internet na ang daming namamatay sa taba nila? Sige na po pa. Papasok na ako sa kwarto ko. Sige nga. Mukhang tama nga si Papa. Ito na siguro ang paraan para pumayot ako. Yung alam niyo na ang positive and negative effects ng media, sana gamitin niyo na sa maayos ang makikitang impormasyon sa social media. At dito na nagtatapos ang aming educational vlog. Man, don't forget to like, share, subscribe, and ring the notification bell para updated kayo sa mga video namin. Hanggang sa muli!